Simbang Gabi 2020. Jesus, liwanag at pag-ibig ng Pasko. Bahagi din ng ating paghahanda sa Pasko ay ang paglalagay ng mga Christmas decors tulad ng parol, Christmas tree, pagbalot ng mga regalo, at ang belen. Ang mga parol noong unang panahon ay nagsisilbing ilaw sa mga nagsisimbang gabi, lalo na sa mga remote areas na wala pang kuryente. Ang mga parol na ito ay simbolo ng Star of Bethlehem, kaya hugis star. They lead the faithful on their way to church. They lead them to Christ, tulad ng paggabay ng tala sa tatlong haring mago. Kaya pala ang parol ay paboritong simbolo ng Pasko, sapagkat ito ay may magandang simbolism. Kaya pala, sa Pilipinas, kahit malayo pa ang Pasko, maraming parol na ang nakasabit sa mga bahay, mga gusali, at kahit sa mga kalye. Talagang kumukuti-kutitap ang sinag ng Star of Bethlehem. Ang mga Christmas gifts sa ilalim ng Christmas tree ay hindi rin nawawala sa ating paghahanda. Sino ba ang unang nagbigay ng regalo kay Baby Jesus? Kaugnayan din natin na magbalot ng regalo para sa ating mga mahal sa buhay. Ninong, ninang, inaanak, mga kaibigan, o kaya regalo para sa mga nangangailangan. Our Christmas gift giving is inspired by the three wise men who brought gifts and gave homage to Jesus. Their gifts, frankincense, gold, and myrrh. Sa regalong Mesiyas, tayo ay naghahandog ng Misa de Aguinaldo, simbang gabi sa Diyos, at Christmas gifts sa ating kapwa.